guys, hindi lang ano basta breeding ang ine-explain natin dito. So doon din tayo sa mga raising of chicks. Yung chicks ko eh ano, hindi ako basta-bastang pumipili ng chicks na mahina or basta lang may chicks ka na masaya na ako doon. No. It's okay na kukunti lang yung itlog niya basta malulusog naman yung sisiw, is perfect yun sa akin. Kasi ang ginagawa ko, breeding project to, hindi to ano, ginagawang business na dapat marami yung maproduce ko. Hindi eh. Kasi kung ginawa mo man business, and kahit sa business naman, kung business to, I suggest wag ano, wag yung basta madami ka na ma-produce kahit hindi na quality. Kahit businessman or hindi, pang breeding project or ganun, kailangan natin yung quality ng manok dapat nandun. Kagaya na ganito, 'di ba? Yung inahin mo, may sipon, may sakit, may ganito. Binreed mo, sakitin yung mga sisiw, lumaki silang sakitin, tapos bebenta mo yon. So ano, nabenta mo yun sa mga client mo, and nagamit nila yung birds na yun. Oo nga, bantam nga siya, purebred nga, pero yung ano, sakitin, pagkasakitin niya nandoon, useless yung manok mo. So also my selection for breeding, eto si Saber eh, ano, talagang selected na yan, talagang. Kasi meron pa akong isang cockbird nun eh. Hindi ko lang alam kung ano, kung anong tawag dun sa color na yun. Parang mix siya ng ano, black and white. Ayoko yung ano, yung color niya, and ayoko din yung tayo niya, ganun. Wala akong picture nun eh, kasi hindi ko talaga trip, kaya hindi ko pinipicturean. So ito talaga si Saber yung nagustuhan ko eh. Kasi madami din ako nakikita sa group na oo, maganda yung kulay ng manok nila, pero parang henny ang tayo. Yung parang binaba eh. Yung ano, maiksi buntot, tapos yung balahibo sa leeg is hanggang leeg lang, hindi na umaabot hanggang sa pakpak, hindi na nag-overlap sa pakpak. Yun yung ayaw ko eh, yung maiksing balahibo. So etong hen natin dito, re-replace ko na yan. Maganda siyang hen. Mahal na mahal ko tong hen na to, kasi ano, malambing din tong hen na yan eh. Wait lang, hindi nyo masyado kita. Teka, pakita mo kung gusto. Ayan. So itong hen na to is may egg siya doon. Kakalis lang niya kanina. So ayan siya, may broody pa rin siya. You know. Broody yan. Kasi pag lalapitan mo, magpa-puff up siya. Ukupan pa niya yung itlog niya, pero syempre kailangan niya mang mag-break. So yeah. Sa mga ano, sisiyo talaga. Once na nagbenta ka ng apanging na sisiyo, doon ano, doon ka mag doon mag-question yung ano, yung mga buyer mo sa iyo. Kasi yes, businessman, kailangan mo magbenta ng ano, ng marami para kumita ka. Pero also nandoon yung ano, yung saying na quality is better than quantity. Na pag nagbenta ka, mas maganda talaga yung kahit ko konti na benta mo, mas maganda dapat ang binibenta mo, hindi yung sakitin, ganun-ganun. O sa mga raising ng chicks, kahit mamahalan ka sa mga ano, sa kunwari may chicks ka, ganun, papalakihin mo, dapat ano, hindi ka nagtitipid sa mga gamot. Kunwari may sakit yung sisiw mo, sabi mo, oh, hindi naman yan yung pinakamaganda. Wag na natin ano, gamutin, kasi kung namatay yan, okay lang naman, madami pa naman ako dyan na mas maganda. No, hindi ganun yun. Once na nagkasakit yung isa, kung ano, hiniwalay mo, may okay. Kung ganun ka naman kayabang, kaya mo naman palitan yung manok na ganun, ako na gamutin. Pero iba din yung ano, yung mahal mo talaga yung manok mo na yun, na gagamutin mo kahit ano. Also, ito din sasabihin ko sa inyo guys, prevention is better than cure. So tuwing tag-ulan, everyday electrolytes. Pag ano, naging maaraw na, every other day electrolytes, para lang ano, hindi sila mai-stress. Kasi stress yung mga yan pag tag-init eh. Pag tag-ulan, stress din yan kasi yung mga bacteria, ganun-ganun sa mga tag-ulan. Pero pag taglamig,
no need. Kasi mga old English game nga yan eh. American foul yan. So, sanay sila sa malamig. Hindi sila sanay sa mainit. Di din sila sanay sa basa-basa. So, yeah. Kasi pansin nyo sa Amerika eh, pag umulan doon, nasisip-sip ng ground agad kasi grass yun eh. Grassy yung ano, yung lugar nila. Hindi kagaya nating mga game, ano, tayong mga taga-Pilipinas. So, hindi kagaya ng ano, sa atin mga taga-Pilipinas is mostly dirt lang talaga, which syempre na-absorb niya, pero pag tuloy-tuloy yung ano, yung ulan, hindi na niya ma-absorb kasi wala naman tayong grass. Pwede pa kung madami tayong puno dito, pero still iba din yung grass talaga, yung sisip-sip ng ano, ng maano mo. Okay, doon naman tayo sa inahin na may sisiu. So sa akin is day 1 na day 1, meron na silang ano, ayan, yun na nga. So day 1 na day 1, meron na silang tray diyan sa loob, mapapansin niyo yung black tray na yan. Meron yan ano, soil na medyo thick, medyo ano, thin lang siya, para meron lang sila natutukan-tukan na minerals na ano, na makakatulong sila sa pagdigest ng feeds, which ano, powdered naman, hindi naman powdered, ano, crumble naman yung binibigay ko. But kailangan din natin ano, bigyan ng minerals, ng grits, ganun, para syempre mahina pa yung immune system nila kasi ano, bagong pisa, ganun. Syempre hindi pa nila natatry mag-digest ng foods, kaya kailangan natin ano, bigyan ng tubig and minerals pang tunaw dun sa pagkain nila. And ayun na nga, kung ang hen mo or yung cock mo ayaw mag-breed, doon ano, ang ano nun, nasa breeding yun. Hindi yun sa, wala yun sa manok. Nasa breeding yun. Kahit anong tanda ng manok mo, magbi-breed yan, kakayanin niya. Hindi lang fertile, pero magbi-breed yan kahit anong tanda ng manok mo. Pero iba din yung healthy na manok sa hindi healthy na manok. Kasi itong mga healthy, pag ito, tapos na yan mag, ano, mag-lay ng eggs, nasa pinaka, ay, tapos na sa lay ng eggs, tapos na sa pagugukup ng eggs, nandun na yung ano eh, medyo nawalan na ng ano, ng nutrients yung katawan niya kasi nangitlog siya, tapos nag-i-stay siya dun sa loob ng ano, nesting box. Medyo ano yun, syempre kailangan mo naman ano, kailangan mo naman i-consider yung tagal nilang nangitlog, tapos yung pangungkup nila na nawawalan sila ng vitamins kasi hindi sila masyado naarawan or hindi sila masyado nakakakain. So, ang ginagawa ko, ganto yung sa mga cock ko tuwing, ano, tuwing conditioning. Ganto kalaki. Sa mga hen ko naman, maliit lang. Hindi naman siya sobrang liit, pero mga yung half neto, paganyan, half na ganyan dun sa isang enclosure is sa hen. Kasi pag ganun is how do you call this? Parang ano yun eh, nakasanayan ko na na maliit yung enclosure ng mga hen kasi para ma-conserve yung energy nila, para pag sinalang mo na sa breeding is how do you call this? Ang taas na ng energy nila, na bubugan na talaga nila lahat ng energy nila. So itong cock naman, kailangan natin medyo malaki-laki or may patungan pa sila dyan sa taas. Sa akin eh, dinadala ko na lang sila sa flight cage every time na isasama ko na sila sa hen. The reason being is ayaw natin na masyadong excited tong cock, kasi pag masyadong excited tong cock, oo, dadakipan niya lahat ng ano, ng inahin na itapat mo sa kanya. Pero pag yung inahin naman is wala pa pala sa ano, condition, akala natin meron siya sa condition pero wala pala, itong cock magigigil yan, magigigil talaga yan, papaluin niya tong inahin hanggang ano, so magkakaroon ng damage tong inahin natin, mai-stress. So dun na naman nagkakatalo sa ano, conditioning talaga. Isa pa, kailangan itong mga cock natin physically fit eh.
Ito mga inahin, syempre kailangan din natin ano, dapat physically fit din sila. Pero dapat nako-conserve din yung energy nila. Okay, papasok na siya ata siya sa nesting box. So ako mahilig talaga ako sa na long tail. Sa selection naman tayo. Long tail to the max ako doon. Wala akong preference na ano kulay, pero mahilig talaga ako sa ano sa mga rare colors kagaya ni ano saber na alimbayugin or brown red. Medyo rare yan sa mga hindi medyo talagang rare yan sa ano sa show. So ako hindi ako ano expert sa breeding, may alam lang ako, hindi ako teacher sa ano sa breeding. Student lang ako na nag-share ng knowledge ko. Siyempre, ganoon naman tayo mga ano eh, mga hobbyist na meron kang natutunan, meron ka din i-share para lahat naman tayo alam natin. So itong mga cockbird ko, everyday is pinapalabas ko din sila para naka-exercise sila. And yeah, yun lang. Magpa-part 2 na lang tayo kasi medyo mahaba-haba na tong video na to. And of course, mga hen natin, ito, dito ako maselan eh. Kasi once na may nakita kong factor na hindi maganda sa kanila, back to conditioning. Kung ayaw mangitlog ng ano, tuloy-tuloy na everyday, back to conditioning. Kung ayaw magpadakip, back to conditioning. Wala akong ano, hindi ako nagdodobling isip na, ay baka ano, baka ganito lang kaya hindi siya nangingitlog ng madalas. No, walang exception yun. Kung ayaw mangitlog ng tuloy-tuloy, back to conditioning. Kung ayaw magpadakip, back to conditioning. Kung yung cock mo naman ayaw dumakip, back to conditioning. Kung ano naman, kung iba pang dahilan, basta isang palpak, back to conditioning. Hindi ko tinotolerate yung mga ano, yung mga kunwari, ito, ayaw umukop. Remove the eggs. Back to conditioning. Mahina katawan niyan, hindi kaya ayaw umukop. Also, mahilig ako sa mga game foul colors kagaya ng frost gray, BBR, and eto nga, mahilig din ako sa alimbayugin and minor blue dun. So wala akong preference talaga ng kulay eh, pero meron ako mga type na kulay na gustong gusto ko, pero wala akong pref na isang kulay lang talaga. Pero ano, itong si Saber, gustong-gusto ko itong kulay niya, pati yung ano, minor blue, tapos gray hatch. Hilig ko din yun eh. So, yun lang guys for today, and baka in a couple of days magpo-post ako ng part 2 sa ating video, and keep doing what you do, and peace out!